everyone, welcome back to my channel. If you want to know how I've made this watercolor painting and what are the materials that I've used, please keep on watching. Okay, for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko noong nag-uumpisa pa lang ako. Ano ba ang kailangan nyong gamitin materials kung gusto nyo mag-umpisa ng watercolor florals or loose floral painting. Okay, itong mga to ay mabibili nyo rin sa SM or sa National Bookstore. Unang-una syempre ay ang PRANG watercolors. Yan. Alam ko maraming sila sa inyo ang gumagamit nito. And ito, it costs 250 nung nabili ko siya, pero alam ko 265 na yata siya or 260. Okay, this watercolor is very pigmented siya. Makulay siya. Kahit na sabihin mo, siya ay student grade lang. Okay, so natin. Medyo nagamit ko na ito. Okay, siya makulay talaga. Okay, itong watercolor na to ay kitang-kita naman ang gamit ko na siya. Meron siyang red, orange, yellow, green, blue, violet, brown, and black. Yung black niya as in black na black. Tapos, ito yung kanyang pinaka-mixing palette. Kitang-kita niyo, hindi ko siya masyadong hinuhugasan. Kasi, yung watercolor kasi, kapag tinubigan mo lang yung mga yan, na-activate na ulit at pwede mo na ulit gamitin. Yun ang maganda sa watercolor. Medyo, siya, tipid. At saka kung kitang-kita nyo, gamit na gamit ko itong kulay na ito. Kulay. Then, ayan siya. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan, parang sa hindi na. Ayan, siguro yung iba sa inyo meron ng ganito. Kasi ito yung pinaka-basic na materials kapag nagwa-watercolor. Kasi maganda rin talaga yung pigmentation itong watercolor na ito. And also, may kasama nga pala itong... May kasama nga pala itong brush. Pero hindi ko na... Tawang ko na hindi ko kasi siya masyadong ginagamit kasi hindi ko masyadong gusto yung ganong klaseng brush. Pero sa inyo, kung nagsisimula pa lang, pwede naman yung gamitin. Malambot din naman yun. Okay. Ito yung itsura ng brush nyo na kasi wala ka na ito. Ayan, yung itsura ng brush nyo dito. Yun ay isang round brush. Round brush kasi yung kalimitan ginagamit kapag ng lulus florals para mas maganda yung itsura ng painting, tsaka nakakagawa siya ng natural looks na petals. Ayan siya. Tapos, kapag naubos na, katulad ng medyo ubos na siya, meron siyang nabibili na refill nito. Nabili ko yung refill nito, meron nito sa Pandayan Bookshop. So, ito siya. Ito siya. Kulay, yung kulay red. Ayan. And ito ay 30 30 pesos to. Okay, buksan natin. Try natin palitan yung aking watercolor palette. Kasi mamaya, papakita ko sa inyo paano ba ginagawa yung basic na watercolor na loose florals yung para sa akin. Like, step by step, i-reveal tayo ko siya ng speed tayo para mas maintindihan sa mga sila. Okay, medyo, kung mapapansin nyo, medyo ano na siya, yung parang nakakayat. Kasi yung formulation nito, yung sticky siya, hindi siya katulad ng mga ibang watercolor palette na nabibili sa mall, na parang dry, parang ganito. Ito. Parang yung mga simbalyon, yung watercolor cakes. Ayan, katulad nito. Siya, parang candy. Ayan. Yung prang hindi siya ganon. Medyo malagkit. At saka yung maganda sa prang kasi mabango siya. Amoy honey. Kung ano yung honey, ganon siya matamis. Yung iba daw na water na prang, yung sa mga kakilala ko, nilalanggam yung sa kanila. Kasi nga matamis yung amoy. Buti na lang yung sa akin. Hindi. Ewan ko. Hindi siya nilalanggam sa akin. Ayan. Tinanggal ko na. Tinanggal ko na. Madali lang naman siya tanggalin. Tapos, ang ato lang.
bago na ulit yung red ko. Medyo makayot na. Bago na ulit yung red ko, and pwede ko na siyang gamitin mamaya para sa sample natin ng loose florals. Tapos, syempre kailangan nyo din ng brush. Dahil nga hindi ko masyadong nagustuhan yung brush na kasama nito, bumili ako ng bukod na brush. Ayan. Ito ay Rafael Petit Gris 4. Size na 835 or size 10. Okay, ganun kalaki yung pinaka-brush niya. And ito ay synthetic. Kasi yung brush na kasama ng... Yung brush na kasama nung... Yung brush na kasama nung prang ay hindi siya... parang hindi siya hair-like scratch. Ano siya yung parang sa brush mga... parang nylon. Ito, maganda siya kasi... Ayun, round brush siya. Kapag nabasa siya, medium quality. Na pwede mo na rin gamitin. Tapos, syempre, kailangan din natin ng tubig. Dito sa kwarto ko, meron na talaga ako dito nakalagay na ganitong tubig. Para kapag gusto ko na mag-paint na, gusto ko mag-painting ngayon, may tubig na ako, hindi na ako nalabas. And then, kailangan mo rin ng washer. Ayan, babasagin yan. Nabili ko lang yan sa SM, pero meron din ako washer na ganito. Ayan, sa National Bookstore to, 66 pesos. Ayan, meron na siyang ganun siya, tatlo. Pero dito lalagyan ng brush, dito yung tubig. Kasi kapag nagpe-painting ka, kailangan talaga dalawa o kaya tatlo, pero kalimitin kasi dalawa lang. Yung washer mo, yung isa yung dirty water, yung isa yung para sa malinis. Para kapag magpapalit ka na ng kulay, hindi maghahalo-halo yung hindi maghahalo-halo yung kulay ng mga watercolor mo dito. Oh, ito magkakaroon ng red, magiging red, ito magiging medyo black na kasi hindi nahuhugasan ng ayos. And then, kailangan mo din ng cotton na towel o kaya tissue na lang. Para kapag sobra yung tubig ng brush mo, i-gagano na lang siya, babawasan mo siya. Okay, ako kasi towel, mas gusto ko to, hindi masyadong maaksaya. Kasi makasaya siya. Pero pura lang naman yung mga tissue na bibili. Pero kayo, kung gusto nyo, pwedeng tissue, pwedeng towel. Okay, and then, syempre, pinakamahalaga sa lahat ang inyong watercolor paper. Ito yung ginawa kong watercolor journal na gamit ko yung paper na PRANG 200 GSM. Nabibili lang din yan sa SM. Tinahi ko siya. Medyo, ayan. Pero pwede na yan. Dito mamaya, isa-swatch ko sa inyo yung aking prang na watercolor para titignan natin kung gaano ba siya katingkad. And ipapakita ko sa inyo yung color mixing na ginagawa ko sa dahon. Kasi kung mamaya mapapansin nyo, itong kulay green ng prang, hindi masyado siyang dark. Medyo light yung pagkagaling niya and hindi ko masyadong gusto yung ganun. Gusto ko kasi dark nila. Kaya kung mapapansin nyo dyan, meron na ako dyan mga color mixing na green. Mamaya, i-share ko sa inyo ano yung pinag-mix kong kulay pag nagamit ako ng dahon para sa aking okay, ngayon, sige na nga, papakita ko. Okay. Now, isa-swatch ko sa inyo yung aking prang na water color. Okay, so ngayon, swatch ko na sa inyo isa-isa yung prang watercolor. Start tayo dito kay red. Ayan, kung mapapansin nyo, naging pointy na yung ating round brush. Okay. Hindi ko siya i-gradient wash. Titignan natin kung hanggang saan yung abot ng kanyang kulay. Ayan. As you can see, napakatingkad talaga nito. Ayan. Hanggang maubos yung nasa brush. Hanggang magaling mag-swatch. Basta ganun. Ayan. From here, kita nyo napakapula. And hanggang doon, medyo may kulay pa rin naman siya.
simple bouquet lang. So, mga 2 to 3 flowers lang. And start tayo kay, syempre, kay red. Kay red tayo. Dito na natin i-mix. Sige. Yan, red. Yan. Huwag masyadong matubig. Kailangan tama lang yung lapot, labnaw nung sa mixing palette nyo dito. Dito kayo magmi-mix. Huwag yung dito kayo magmi-mix kasi maubos agad yan. Siguro to mga 1.5 years na to sa akin. Yung watercolor na to. O 2 years na yata. Okay, try natin. Nakikita nyo yung point. Yung pinaka-point nung, ano, nung brush. Yun yung gagamitin nyo lang. Pinaka-point. Gagawa tayo ng circular motion. O kaya yung sinasabi ko na letter C. C-stroke. Yung tayo yung sisimula. Siyempre sa pinaka-gitna. Dulo lang. Dito ang hawak nyo sa may ano. Anyang ferro. Okay. Gawa tayo ng pinaka-bilo. Pinaka-center ng rose kasi kaya siya dark. Ito rin yung pinaka-dark kasi, di ba? Kapag kung titignan nyo yung rose mula sa top view, dark naman talaga yung loob niya. Mga ganun lang kalaki. Ayan, bilog-bilog. And then, wash nyo yung kaunti, wash nyo ng konti yung brush nyo, half wash lang, buwasan nyo lang ng kulay sa tubig. Buwasan nyo lang. Tapos, next layer na tayo ng petals. Ganun ulit si stroke. And huwag nyo kakalimutan na mag-iwan ng white space. Kasi yan yung magiging, kumbaga, pinaka-layer-layer ng mga petals. Kasi pag hindi kayo nag-iwan ng white space, magmumukhang cotton candy yung inyong florals. And sa una talaga, huwag kayong masyadong mapuprustrate na medyo mukhang, ano ba to? Mukhang cabbage, mga repolyo yung inyong florals. Ayan, ganun. Paikot lang, brush. Ayan, okay na yan. Wash mo ulit yung brush mo. Huwag nyong igaganon-ganon sa tubig. Dip nyo lang na ganon. Dip nyo lang, tapos buwasan nyo lang ng tubig. Parang masyadong super runny naman yung ano, mga pigments dun sa brush. And then, yung may space dito, lagyan natin yun. Ayan, kapag medyo ganon, medyo dry na yan, lagyan nyo ulit ng tubig. Padaanan nyo din yung mga una nyong ginawang petals para humawa yung kulay. Ayan. Paikot lang. Ito na, kayo na ang bahala dito kung gano'ng kalaki ng floral ang gagawin nyo. Ayan. Wash pa natin. Kasi yung technique ko dito, yung pinaka-center, siya pinaka-dark. Kapag pa, ayan, ang ganyan yung kamay ko, gawa na kulay black. Pag palabas na siya, nagiging faded na siya. Kailangan yung mga nasa labas, yun yung soft na yung kulay. Okay, pwede na yan. And then, pwede nyo ulitin yung pinaka-center para umangat siya. Pwede nyo yung recolor. Ulitin nyo na yung ginawa nyo kanina. Actually, pag nag-workshop ako noon, ito yung pinapakita kong technique. Yan, ganun lang. Ulitin nyo na yung nasa gitna. Kasi, yun yung center. Gawa tayo ng ano naman, ng rose buds. Ito yung pinakamadali, rose buds. Okay, yun ulit, red. Kasi red na to. Gagawa lang tayo ng half shape leaves. Ayan. And then, wash nyo yung brush nyo. Tapos, mula dun sa dulo ulit. Tapos, ganyan. Ayan, para mag fade. Gawa ulit tayo ng rose dito sa tabi. Na nakabuka naman sa ibang side.
kung saan dark yung area ng rose mo, ibig sabihin, dun siya nakaharap. Kato din to, nasa center. Ibig sabihin, sa inyo siya nakaharap. Parang tough view pag tinitingnan yung rose. Ito, medyo igaganan ko dito. Ibig sabihin, dito siya nakabuka. Yan, same instruction. Yan pa rin. Maglalagay na tayo ng dahon. Ito rin yung sinasuggest ko kapag nagde-demo ko kung paano nyo ba kinakabit yung dahon sa inyong flowers. Okay, dahil nga soft yung edge ng ating mga florals dito, ayan, makita nyo malabo. Para mas ma-emphasize natin yung florals, ganito yung ginagawa ko. Okay, ang gagamitin ko na ay si red and brown. Ay, red and brown, sorry. Green and brown na mix. Kasi yun nga yung kalimit akong ginagamit. Okay. Ganito ako maglagay. Halimbawa, dito ako maglalagay ng dahon. Ang una kong ginagawa, binabakat ko yung edge. Ayan. Ayan. And then, saka ko ngayon gagawa ng dahon. Diba? Kanina hindi masyadong makita yung mga lines na to. Ngayon, kitang-kita na siya kasi nilagay na natin yung ating dahon na mas dark kesa dun sa kulay ng rose. And nakita nyo kung paano ko siya nilagay. Mukha tuloy talagang nakapatong ng rose dun sa dahon. Okay, yan na nga po. And tapos na po siya. Nag-iilaw. Ayun, mas ilaw. Okay, tapos na po siya ang ating loose florals. Yan, for beginners. 2 years ago, ganito ako maggawa. Ayan. And then, bago pa yung itsura ng florals ko ngayon na ganito. Yan, dyan muna ako nagsimula. And then, saka ko siya binild up. Lagay ng mga edges and mas vibrant na yung kulay. Ito kasi medyo soft pa siya. And then, yan. Sige, start dito. Ayan. Kung mapapansin nyo, mas umangat talaga yung kulay ng florals natin na soft red, medyo pink tone na flowers. Dahil dun sa mga fillers and leaves na nilagay natin na dark. Kasi diba kapag contrast, ganun, kailangan light and dark. Kasi kapag light yan lahat, masyado nang magiging faded or maputla yung kulay. Pero, yung ibang artist gusto ng ganon. Well, sa akin naman, mas gusto ko yung ganito. Balance lang ang itsura. And, ayun, thank you for watching and see you on my next video for more art tips. Please, please visit my other videos kasi meron ako ng mga chika-chika tungkol sa mga art tutorials.
tutorials and about my story kung paano magsimula ng watercolor and yun. Thank you so much and see you in my next video.